Oh, mga kaalum, samahan nyo kami mag-install ng double swing door sa barangay hall ng Mambugpur, Bacoor, Cavite. Tara, mag-install na tayo. Yan yung matatagpuan niya sa Marcos Alvarez. Opo. Madaling tawagan niya. Yan lang. Haya. Ito pala yung mahal nating kapitan ng Mambugpur at siya po nag-recommenda sa atin ng papagawa ng swing door at siya po yung papatunay na legit po talaga kami at maayos po pong gawa. Marami na po akong proyekto na siya nag-install. Opo. Wala naman. Lahat okay. Opo. Lahat good. Binabalikan niya pa kung may mga konting Okay. Saka huwag po natin kalimutan siya na ibuto sa Mambugpur ang mabutihin nating barangay kapitan. Salamat po Kap sa pagtulong niyo po sa amin. Maglaga na rin ha, baka sa iwanan mo na itong pag marami kang subscriber. Hindi ka naman mag-install. Mahal po natin yung trabaho natin. Oo, pasukin natin. Sige, okay. Ayan. French window. Opo. Ayan, isa po gumawa niyan, ha? Ayan. Ayan po yung... Ayan po, ayan po, nakita niyo naman po yung project ng Mambugpur na napakaganda po, na multi-purpose hall po. Ayan, alam mo yung coffee shop. Ayan. Ito yan po lang, yung butihin natin barangay kapitan na pinapakita. Okay. Okay, thank you po. Salamat. O sige, magsimula na tayo. Ang una-unang pag-install po ng double swing door ay siyempre matik na yan. Unahin muna natin yung kanyang hamba. May nakaabang naman na bracket yan, so atin na siyang i-rivet yan dahil na nakaabang na yan para mabuo na siya yung kanyang pinakahamba. O mga kaalom, nabuo na rin natin yung ating hamba at i-install na natin yan sa bato para mabuo na natin at matornelyo na natin siya. Mukhang comparison talaga. Hindi pang update. Niloko mo yung hay natin na install na Joseph ah. May meeting mo kami. Import pa naman natin galing ng Canada yan. Isang baan lang na siya yung labi pa rin ang experience ko. So, nagkakatawaan na kami mga kaalum. Boss, pakilala ka boss. I'm Lapian. Si Lapian daw siya. Baka nagtatanong sa gwapo namin kasama, si Lapian pong pangalan yan. Yan si Joseph. Simpleng katawaan lang yan mga kaalum yung ginagawa namin para hindi po masyadong stress sa trabaho. Thank you.
Pag natapos na natin kabit po yung hamba niya, lagyan naman natin siya ng 2x3 hinges yung ating pintuan para pagkatapos niyan, isasabit na rin natin siya sa kanyang hamba. At maganda po yan mga kalong, pare-parehos yung kanyang distansya ng kanyang hamba, na bawat isang pintuan po ay may 4 po siya na hinges para matibay po talaga siya mga kaalom. Yan yung design po ng pinto ay customized po yan mga kaalom. At kaya yan po yung ginawa ko kasi pag yung ED type na swing door po mga kaalom, naliliitan po ako ng kanyang laki, yung mas standard na ED section po. Kaya ang ginawa ko, tubular na lang po na 1¾x4 yung ginawa ko para yung kanyang mukha po, yung datingan niya ay para po siyang kahoy po na pintuan po mga kaalom. Tapos yung pinaka-divider ng French type niya, ay ginamitan ko po siya ng 1¾x1¾ po na tubular para swak na swak sa kanyang French type design po mga kaalong. Tapos ginamitan ko rin siya ng YC perimeter para may design rin po yung kanyang gilid na pinaka glass niya po, para swabbing-swabbing po yung datingan niya. At yan, nakapabricate na rin niya yung pintuan na yan. Nakakabit na rin dyan yung kanyang WF lock at kakasan na lang yan siya makaalog. Natapos na rin natin lagay yung kanyang hinges po mga kaalom. Sasabit na rin natin yung pintuan natin sa kanyang hamba para ma-align po natin siya at matingnan natin yung kanyang alignment. Kung pantay po ba siya mga kaalom, at swabbing-swabbing po yung kanyang clearance. Sa mga nagtatanong para sa clearance niyan, yung height po niyan mga kaalom ay 1/4 po yung clearance po niyan. Tapos yung clearance po sa lapad ay 3/4 po yan yung kanyang clearance at divide 2, at yun po yung sukat ng ating lapad po ng pintuan. Madali lang po siya ikabit mga kaalong, parang ordinaryong pintuan lang siya na swing door. Kaso ang nagagandahan ko lang dito kasi sa design na to ay malalapad po siya. At swabbing-swabby sa mga conference room, sa mga office, sa mga spa. Swak na swak sa mga project yan mga kaalom. Liban sa napakatibay na, wala pa siyang bulukan. Zero maintenance po siya mga kaalom dahil hindi po siya kumukupas yung kanyang pintura. Hindi rin po siya nasisira. At hindi ka na mag-maintenance pa yan. Kumbaga zero maintenance na pintuan yan at lifetime po yan mga kaalom. Ayan na po, na-align na po yung ating pintuan at ready na po siya para lagyan ng mga stopper po yan mga kaalom. Pantay na pantay po yan mga kaalom sa labas para swabi-swabi po siyang tingnan.
Yan yung lalagyan natin siya ng stopper. At ang stopper po yan, mga kalom, ay ginamitan po namin siya ng tubular na 1.5 by 1. Napakaganda po yan, mga kalom, kasi pag nakakabit po yan, para po yan siyang yung PVC type po siya na pintuan po yan, mga kaalom. Swabbing-swabbing po yan. Sukat na sukat sa tubular na kanyang pinaka-stopper. Ang mga awang po yan sa gilid, mga kaalom, lagyan lang po natin siya ng isdi astragal at lagyan po yan natin siya ng muhir. Wala talaga siyang awang at swabbing-swabbing po yan. Pag tiningnan po natin, mga kaalom, wala po talagang tinatawag na singaw po yan, kasi back to back po yan yung astragal niya at may muhir pa yan para sa clearance. Kaya swabbing-swabbing po yan yung kanyang mga allowance po yan, mga kaalom. Ayan, kung nakikita nyo po yan, yung sa pinaka side po ng hinges, nilalagyan din po yan ng astragal po para yung clearance po ng hinges po nyan ay matatakpan po yung clearance po ng hinges po, na yung pinaka allowance po ng hinges na kapal nya ng mga Ayan, mga kaalom, lagyan na rin natin siya ng kanyang barrel bolt para pag nalagyan natin yung nakawit natin yung WF lock, hindi po siya bubukas dahil may barrel bolt po siya na baba taas, at ibubutas natin yun siya sa tubular at sa tiles po, mga kaalom. Stainless din po yan yung kanyang barrel bolt para hindi po siya kalawangin. At lifetime din po yan yung warranty po yan, mga kaalom. Pag natapos na po natin kabit yung kanyang barrel bolt, ang sunod naman natin gagawin ay kabit naman natin yung kanyang C-type handle po, mga kaalom. Ang laki pala ng kanyang C-type handle po niyan, sa mga nagtatanong, ay 12 inches po yung haba niya. At yung pinaka diameter po ng stainless pipe po ay 3/4 po yan, mga kaalom.
Yan naman po, yung kakabit naman po natin yung ating arm door closer po, mga kaalom. Sa mga hindi pa alam yung paano ikabit yan, tingnan nyo po yung isang video po namin na tungkol lang po sa door closer po, at makikita nyo po doon kung paano siya i-adjust po at ikabit po yung kanyang arm door closer. Makikita nyo po doon sa aming isang video po kung paano siya ikakabit po. Yung pag-adjust niya, pag-install, doon nyo po yan makikita. Kasi pinapakita na namin dito kung paano namin gawin. Kasi para may idea rin po kayo, mga kaalom, sa mga project nyo po. Dagdag kaalaman din po sa atin bawat isa. Kasi mas maganda po yung mga bawat installer at fabricator at yung mga may-ari ng shop ay nagtutulungan ng bawat idea. Kasi kumbaga tayong mga installer at fabricator ay dapat matuto tayo sa ating mga pagkakamali, at next na project natin ay ating i-upgrade, at dapat din po tayong mag-aral ng mga skilled natin kung paano natin i-upgrade yung ating skilled po, mga kaalom. Kasi malay mo, may sa next na project na pagkakataon ay may ibibigay sa atin na ganitong project. So, may idea na tayo. Hindi na tayo mangangapa kung paano natin siya gagawin. Dahil nakapag-aral tayo kung paano gagawin po yun, mga kaalom. At yan na po. Tapos na po yung ating pintuan. At naka-alay na yan. I hope na nakatulong din po yung aming video po sa inyo ng mga idea na gagawin at mga design po.